Maraming kalsada sa Pilipinas ang takaw aksidente, lalo na ang mga daanan papunta ng probinsya. Bukod sa ibang sasakyan na dapat mong iwasan, dapat siguraduhin mo rin, handa at nagsaliksika sa mga dadaanan at kalsada na iyong tatahakin. Dahil ang iba dito ay masasabi nating hindi tayo pamilyar. Higit sa lahat, palaging mag-ingat sa tuwing ikaw ay magmamaneho para na rin sa'yo, sasakay mo at sa kaligtasan ng iba. Sa videong ito ay aalamin natin ang 10 mapanganib na kalsada sa Pilipinas. Kaya mga kawamazing, simulan na natin! Number 10, Halsema Highway. Ang Halsema Highway ay matatagpuan sa Cordillera. Ito ay isang highway patungo sa Baguio at sa malalayong lugar sa Cordilleras na isang pinakamapanganib na daan sa Pilipinas. Ubod ng delikado ng daan na ito dahil sa mga nagtataasang bangin, madulas at masikip na kalsada. Napakahaba ng daan na ito na may sukat na 150 kilometers ang haba at maraming mga pakurba-kurba, pababa at paakyat. Marami sa parte ng daanan ay sadya ng manipis at nagtataasang bangin ang sasalubong sayo na siyang magbibigay sayo ng hindi ba ipaliwanag na kaba kung tititig ka sa bangin. Sa kabila ng accident-prone area ng kalsadang ito, hindi maiiwasan ang karamihan na humanga sa taglay nitong natural na ganda. Number 9, Transcentral Highway. Tulad ng Halsema Highway, ang Transcentral Highway na matatagpuan sa Cebu ay lubos ding mapanganib dahil sa mga batong nakabitin sa matarik na mga bundok na maaaring mahulog nang hindi mo inaasahan. At ang isa pang panganib sa highway na ito ay ang pababa at paakyat ng mga bahagi ng daan. Nitong nakaraan, nasangkot sa aksidente ang isang van na sakay ang mga turista patungo sa isang resort sa bundok. Hindi raw nakontrol ng driver ang biglaang pagliku-liku sa daan. Mabuti na lamang at walang namatay sa nasabing aksidente. Number 8, Sampaloc Road, Tanay Rizal. Kahit na hindi ito bulubundukin katulad ng iba, ang Sampaloc Road sa Tanay Rizal ay daan na takaw aksidente din dahil sa likas na pakurbadang daanan. Maraming mga blind spots at kakulangan ng ibang mga safety features sa ilang bahagi ng kalsada. Isama mo pa ang malamagnet na parang humihilang puwersa sa sinasakyan mo pababa na siyang baka maglagay sa iyo sa panganib. Sa kaso ng napabalitang aksidente ng bus kung saan 14 na pasahero at ang driver ay namatay noong 2017. Sa kalsadang ito, sa Sampaloc sa Tanay Rizal, nangyari ang nasabing aksidente. Number 7, C5 Road, Metro Manila. Ang C5, mula Taguig hanggang lungsod ng Quezon, ay tanyag din bilang isa sa mga accident-prone area at kadalasan ay ang mga nakakotse ang biktima nito. Ang mga peligrong maaari mong makainkwentro dito ay ang mga taong nambabato ng bato sa mga kotse at road spikes o kung anong nakaharang na bagay sa kalsada. At isa pa sa nagpapahirap ay mahirap makita ang mga ito sa gabi. Kaya naman, dapat ay huwag huminto kung mangyayari sa iyo ito, pero magdahan-dahan at daliang humingi ng tulong. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang C5 ay nag-a-average ng higit 27 na mga nasawi noong 2018 at average na 8,252 ang mga aksidente sa kalsada sa parehong taon. Number 6, Old Zigzag Road, Atimonan. Makikita ang Old Zigzag Road sa Atimonan, lalawigan ng Quezon. Binabagtas nito ang bundok sa napakataas na pakurubang daan. Ito ay kilala rin ng marami bilang bitukang manok na parang isang bituka na isaw dahil sa itsura nitong tila roller coaster rides at paikot-ikot ang mararanasan mo dito. Ito ang nagsisilbing gateway sa pagitan ng Timog at Hilagang Quezon. Kaya ang lumang zigzag road ay madalas na ginagamit na ruta kahit nakakatindig balahibo. Kaya ang resulta, inaasan ng mga driver ang lahat sa kanilang preno upang makontrol ang kanilang bilis sa pababa at upang ligtas na matawid ang mapanganib na pakurbadang daan na ito. Number 5, Mangima Road. Ang kalsada ng Mangima, na kilala din bilang Baguio Canan Road ng South, ay matatagpuan sa Bukidnon. Tulad ng kalsada ng Old Zigzag sa lalawigan ng Quezon, ang daan ng Mangima ay isang pakurbadang kalsada at mataas na paakyat kung pupunta ka sa Cagayan de Oro at nakakatakot na pababa naman kung sa Bukidnon ang sadya mo. Bukod sa mapanganib na daan, nakakaranas din ang lugar ng madalas na paghamog, pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bahagi ng bato sa kalsada.
Number 4, Iligan City, Tumarawi Road. Kahit na may kaso ng mga aksidente ng mga sasakyan sa kahabaan ng Iligan City, Marawi Road, mas kilala ang daan na ito dahil maraming mga pag-ambush ang nagaganap sa lugar na ito. Mabilis ang kinitil ang buhay ng isang sundalo at iba pang mga nasugatan sa parehong lugar. At ang isa pang tauhan sa news reporter ay tinambangan ng mga armadong lalaki sakay lang ng motorsiklo. Habang ang mga gunmen ay tiyak na panganib, mayroong ding bahaging delikado na ang tawag ay overturn na isang pababang section na nasa gilid ng Marawi Bound na may matarik na pababa. Ang isa pang bagay na nakakadagdag panganib sa pagdadrive dito ay ang hindi maayos na ilaw sa mga daanan. Ang overturn din ay isang kalsada kung saan madalas magsama ang mga tricycle at pangpasaherong kotse. Kaya naman, doble ingat na lang kung dadaan ka dito. Number 3, Commonwealth Avenue, Quezon City. Kung titingnan mabuti, ang kalsadang ito ay parang hindi naman mapanganib dahil parang simple at normal na daanan lang ito. Pero kilala ito bilang Highway to Hell. Ang Commonwealth Avenue ay napakataas na panganib, lalo na sa maraming motorista. Bukod pa dito, maraming nahahagip ng mga jaywalkers at napakataas ng porsyento ng aksidente sa lugar. Dahil sa mga nagsisiksikang mga sasakyan, isama mo pa ang mga pasaway na drivers, lalo na sa tandang Sora Avenue na halos 80 ng mga aksidente ang nagaganap sa lugar na may kinalaman sa trapiko noong 2017. Number 2, Shaw Boulevard. Ang Shaw Boulevard ay isang 5.2 km ang haba ng highway na nag-uugnay sa lungsod ng Pasig at Mandaluyong. Bukod sa ito ang daanan ng maraming sasakyan, ito rin ay tahanan ng maraming mall at nagkokonekta rin ito sa mga pinaka-busy na intersection sa Metro Manila. Kapag ikaw ay napadaan dito, dapat ay maging mas maingat at tumingin palagi sa side mirror ng sasakyan. Dahil karamihan sa mga tao sa kalsadang ito ay sobrang stress na at kalimitan pang palaging nagmamadali ang mga motorista. Kamakailan lamang, may 5 sasakyan ang nadawit sa banggaan na nagresulta sa pagkamatay at ilang nasugatan sa aksidente. Number 1, EDSA. Ang ikauna sa listahan ay ang Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala sa tawag na EDSA. Ayon sa data ng mga aksidente sa EDSA noong 2017, mayroong katakot-takot na bilang na 12,635 na mga kaso. Noong sumunod na taon, 2018, ang EDSA ay nagkaroon ng 21 na pagkamatay sa kalsada. Ayon sa MMDA, ang EDSA ay nag-average ng kabuuang 23 na aksidente ng sasakyan sa bawat araw. Ang numerong ito ay batay sa statistics noon pang 2017. At sigurado na ang bilang ay mas tumaas pa ngayon kaysa sa mga nagdaang taon.